Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general reading for water sign. Take only what resonates, guys. Hindi to magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Okay, kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si water sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito. Depende sa nangyayari sa'yo. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang po ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, shares. Again, this is for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan. Kung hindi ka makarelate, makaresonate, huwag natin ipilit. Maybe next time, makuha natin ang energy mo. Tell me, spirit guides, angel guides, what do we have here for water sign? Thank you. Okay. Okay, so sa nakikita natin, there's a new person dito na nagpapakita, no, with the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwedeng mas younger ang kanyang energy or mas immature lang siya sa'yo. Pero nakikita natin ito as a new person and could be a person na, you know, nag-overwork or maybe an overworking person or I don't know, may nakukuha akong person dito na mahilig talaga siya sa trabaho eh. Alam mo yon, kumbaga ano siya, yung workaholic. Itong person na to kasi may plano siya eh. Maybe hindi pa malinaw ito sa iyo ngayon, pero kasi yung iba sa inyo, ang focus mo is regarding the ending na nangyayari sa iyo ngayon sa buhay mo. So itong new person na to is maaring may mga gusto siyang ibigay at i-offer sa'yo. Kaya, more like ibigay eh. It feels like a gift for you. Na kaya niya ginagawa yan. Yung pagtatrabaho ng, bukod sa workaholic naman talaga siya. Pero maaaring may pinaglalaanan siya. Parang gusto niyang bigyan ng something special or magbigay ng something special para sa'yo. Okay? Yung iba, it's a gift na syempre may value, pero yung iba, it's something na pinaghihirapan niya tapos gusto niyang ibigay sa'yo. Maybe yung iba, inaalagaan. Yeah, that could be a pet or something na binubuhusan niya ng oras, ng panahon. Okay, so yung iba, maaaring siya ay nag-iipon ng something para may maibigay siya sa'yo. Okay. So, for water sign, please. Cancer, Scorpio, Pisces, for water sign. Please, spirit guides, angel guides, for water sign. Tell me more about this Page of Cups. Ay, matindi ang paghanga at pagkagusto sa inyo itong person na ito, oh. Pero sa inyong dalawa, ikaw yung lumalabas dito na suplado, suplada. Or yun ang tingin niya sa'yo, suplada, suplado. Pero with the Six of Pentacles, willing siyang ibigay. Alam mo, hindi lang naman siya nagbigay sa'yo. Maaring may iba pang nagbigay sa'yo. Or may mga iba pang nagbigay sa'yo and I can still see you na nakaka-receive ka pa ng iba. Maybe that is gift kasi more on material eh. Especially it's magpapasko, so nakakita talaga ako ng maraming gift na marireceive ka. Yung iba na receive mo na. And then there's this special gift na gusto talaga ibigay nitong person na to, na kahit ikaw ay suplada or suplado, ibibigay ko ito. You have a lot of things to offer kasi with the King of Pentacles, kumbaga nakikita niya na worth it. Kung ibibigay ko sa'yo to, kung magkakaroon ng growth sa connection nating dalawa, worth it yon. Okay? So nakikita niya na, nakikita niya yung value mo, yung halaga mo, and kaya gusto niyang ibigay sa'yo ito. If this is a new connection, hindi niya tinitignan yung itsura mo kasi yung iba sa inyo medyo, bakit ako? Bakit niya ako nagustuhan ganyan? Maybe yung iba sa inyo may mga questions kang ganon. Pero hindi kasi yun ang tinitignan niya eh. Maybe alam niya talaga kung ano yung value mo or maybe iba ang, alam mo, iba kasi ang tingin natin sa maganda, sa pogi, di ba? Maaaring minsan
bumababa ang tingin natin sa sarili natin, or pangit, hindi maganda, pero para sa iba is maganda naman. Okay? Kasi iba yung definition ng maganda para sa kanila, depende sa pagkakatingin nila. Okay? Iba-iba yung mga mata natin at pananaw natin sa maganda at pogi, no? So, nakikita na itong person na to, gusto kanya, gusto niya yung mga nakikita niya sa iyo. So, kung ano man yung mga nakikita mo sa sarili mo, regardless kung ikaw yung napapangitan, natatabaan, or what, gusto kanya. Okay. Anyway. Well, I'm not gonna lie to you, no. Hindi naman siya totally pa nakaka-get over from his or her past. Pero nandito na siya sa nag-move on siya eh. Binabaon niya na sa limot at tinatry niya na mag-move on. Pero pag nadating sa past, may sakit pa rin at may something pa rin. Pero itong person na ito is nagfo-focus na siya sa mga new beginnings ng buhay niya, which is, that is you. Ikaw ang lumalabas dito na new person sa buhay ng person na ito. And I feel like with the 9 of Wands, kung just in case, no? Hindi ito para sa lahat, pero might be impossible na bumalik si past person, itong person mo. Yung iba kasi may literal na death, or wala na, patay na yung kanyang person, or pwedeng meron na lang kakonect din na iba yung person niya, so that's why impossible na. Okay, so kung nababother ang iba sa inyo, parang may naririnig ako na ano ba yan? Batang umiiyak, this could be a reading. So, pwedeng may batang umiiyak malapit sa'yo. But anyway, ayun na, no? Nawawala ako na pag may nagpapakita sa aking sign. Anyway, so what will happen in the near future for you and this person? Ano ang meron sa near future ninyong dalawa? For water sign, please. Water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Near future, the Queen of Swords. This is your energy. I don't know kung interesado ka ba sa love or dito sa person na ito. Hindi natin makuha yon. For some of you, gusto mo naman, kaya lang you're more concentrated sa success or sa sarili mo. Sa growth, I can see may mga plano ka dito na possible pag-usapan mo with the people around you, families, friends. Nakikita natin may mga plapalanuhin ka na sasabihin mo sa kanila, and then pag-uusapan nyo ito. And then more on, maybe may kinalaman sa problema. Alam mo, wag mo masyadong pagkatiwalaan yung ibang tao sa paligid mo, or maybe itong family na ito kasi I don't trust them. Hindi sila nagsasabi na totoo. And then, pagdating sa person na kakonect mo dito, I can see you cutting off, blocking this person, blocking the love, or hindi mo pinapahintulutan yung love na yun because you're thinking about yourself. Sarili muna. And I can see a lot of people na makikipag-connect na naman sa'yo, but you are being the hermit. Virgo energy. Wala kang pakialam. Maybe hindi ka makapag-decide. Kasi ang focus mo is yung iyong career with the Star Aquarius energy. Yung success. You want to be successful. So, nakafocus ka sa goals mo. So, yeah. Thank you for watching. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV. Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.